Kaunaunahan sa buong Pilipinas. PBN Pulo Broadcasting Network. Member ng KBP. Kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. PBN Patas, ang pamamahayag. Walang pinatatakutan. Ihati kahit masakit na katotohanan. 3-1-7 sa inyong kalapitan. Magandang araw, Pilipinas. Ngayon ay 27 na Setyembre taong 2023. Isang magandang araw pangitid sa inyo, pinakamainit na balita sa loob at labas ng bansa. Ako si Sherlyn Biscocho. At ako naman si Eugene Perez para sa PBN Balita. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, 2 pisong taas pasahe, kinontra ng computer. Responsable sa paglubog ng Akinas, pananagutin. Second quarter economic expansion ng 2013, matiglaw. Line 11 underground, DCU matatapos na. Strong response versus Syria, iniapila. Balitang pampalakasan, Djokovic versus Nadal, paglalabanan ng titulo sa ikatlong pagkakataon. Balitang showbiz, Bibi, parang munting prinsipe sa pictorial. Oras, 18 minuto makalipas sa 4 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Bygone, Tepo ang Lamo. At para sa detalye ng mga balita, maraming tinutulan ng mga commuter ang plano ng mga transport operator na humingi ng taas pasahe kasunod ng pagtaas sa presyo ng petrolyo noong nakaraang linggo. Kontra ang mga commuter sa ipepetisyon ng mga transport operator na 2 pisong dagdag sa minimum na pasahe sa jeep. Bagamat wala pang inihahain fare hike petition sa LTFRB, plano ng mga jeepney driver at operator na maghain ng pinag-isang petisyon ngayong linggo. Sinabi ni Butch Owas na ang anumang petisyon para sa taas pasahe ay dapat na ipatupad kasabay ng umeto sa sahod. Samantala, tiniyak ng Malacanang sa pamilya ng mga biktima ng lumubog na MV St. Thomas Aquinas na mabibigyan sila ng ustisya at pananaguti ng mga responsable sa trahedya. Ito ang inihayag ni Presidential Communications and Operations Office Secretary Herminio Coloma Jr. matapos umapila ang mga kamag-anak ng biktima sa trahedya kay Pangulong Benigno S. Aquino III. Base sa talaan ng Philippine Coast Guard o PCG, umabot na sa 114 ang nasawi sa paglubog ng Aquinas matapos itong banggain ng Sulpicio Express 7 sa karagatan ng Talisay City, Cebu. Second quarter economic expansion ng 2013, masigla. Alexandra de Vresme, ibalita mo! Salamat, Shirley! Nagtala ang ekonomiya ng Pilipinas ng masiglang paglago na 7.5% sa second quarter ng 2013. Dinala sa 7.6% ng paglago ang gross domestic product o GDP sa first semester ng 2013 at kinumpirma ang mas mataas na growth trajectory ng bansa at posisyon nito bilang best performer sa hanin ng ekonomiya sa Southeast Asia. Ipinagpatuloy nito ang paglago ng mahigit 7% para sa 4 na magkakasunod na quarter. Lumiis sa trend na regional na pagbagal. Ako si Alexandra de Vesme para sa PBN Balita. 9-11 Underground Museum matatapos na. Laika Sarpon, ibalita mo! Salamat, Eugene! Malapit ang matapos sa isang museum sa ilalim ng lupa. Malayo sa lugar na dati kinatatayuan ang Twin Towers na pinasabog ng mga terorista noong 2001. Sa harap ng kabalang construction at makapal na alikabok, nauunawaan na nasumpungan ng mga makasaysayang artifacts na kamatay at pagkawa sa kanghuling hatungan ng mga ito sa loob ng National September 11 Memorial at Museum. Ako, si Laika Dercon, para sa PBN Balita. Strong response versus Syria, iniapila. Ranilyn Adriano, ibalita mo. Salamat, Shirley. Umapela ang European Union para sa isang clear and strong response sa sinasabing paggamit ng chemical weapons sa Syria. Sinabing may strong evidence na mismo ang rehime ni President Bashar al-Assad ang nasa likod ng nasabing pag-atake na ikinamatay na mahigit 1,000 at 400 sibilyan noong Agosto 21. Sa pahayag na inilabas matapos makipagpulong si U.S. Secretary of State John Kerry sa EU Foreign Minister sa Lituania, nitong Sabado, malinaw na kumambyo at ngayon ay sumusuporta na ang rehiyon sa plano ng Amerika na papanagutin ang rehimeng Syrian. Muli, ako si Ranilyn V. Adriano para sa PBN Balita. At sa balitang pampalakasan, Djokovic versus Nadal, paglalabanan ng titulo sa ikatlong pagkakataon. Mark Philip Alarcon, ibalita mo! Salamat, Eugene! Sa 37th pagkakataon, sa 6th na beses sa isang Grand Slam Final at 3rd pagkakataon sa isang US Open Decider, makakatapat ni Novak Djokovic si Rafael Nadal para sa titulo sa huling major ng season matapos magugi ang 2 top seed sa kani-kanilang laban sa semifinals na
ibang pamamaraan. Umabante ang top seed na si Djokovic para sa kanyang ika-apat na sunod na US Open Final matapos malampasan si Stanislas Wawrinka sa loob ng 5 set. Muli, ako si Mark Philip D. Alarcon para sa Balitang Pampalakasan ng PBN Balita. At para sa Balita Showbiz, Bimbi, parang unting prinsipe sa Pictorial, Justin Rose de Guzman, Ichika Mo! Artista na si Bimbi at very special ang coverage na inilaan ng kanyang dating mom na si Chris Aquino na ipinalabas sa loob ng 2 araw sa kanyang morning show. Ang okasyon ay ang pictorial shoot ni Bimbi para sa kanyang first full-length movie na Little Bossings. Parang munting prinsipe ang hitsura ni Bimbi.